Magandang buhay po. Si Teacher Hill po ng Teacher Hill and Tet YouTube channel. Bago po tayo mag-umpisa, nais po namin kayong invite na i-like ang aming video. I-click ang notification bell at mag-subscribe ang hindi pa po nakakapag-subscribe. Ang video po natin ay tungkol sa addition and subtraction of radicals. Ito po ay makikita sa Week 7, Grade 9 Mathematics. So, i-discuss muna po natin ang radical terms are similar. Napaka-importante po ito na kailangan nating ma-identify kung ang ating radical ay similar or dissimilar. Ano po ba ibig sabihin ng radical terms are similar? Radical terms are similar if it has the same radicand and same index. Okay? So, inuulit ko po, similar radical kung sila ay same radicand at saka same index. So, example po, square root of 5, 3 square root of 5, and negative square root of 5. These three radical numbers are similar since the radicand are the same, which is 5. Ano po yung radicand? Ito yung number na nasa loob. So, ang radicand natin ay 5. Ayan po yan. Kitang-kita natin. And the index is 2 or all square root. So, natatandaan po natin kapag walang number yan, ang index po niyan ay 2. So, sila ay pare-parehas square root. Sila ay radical terms na similar. So, similar radical po sila. Ano naman po yung dissimilar radical? Okay? So, dissimilar radical if the radicand are not the same. Okay? Hindi daw sila parehas ang radicand or the index are also different. Meron tayong dalawang example dyan. So, square root of 5 and 3 square root of 5. True, the radicals have the same radicand but the index are different. So, dissimilar radical sila kasi magkaiba sila ng index. Ano po ang index ng square root of 5? 2. Ano po ang index ng cube root of 5? 3. So, ibig sabihin, sila ay dissimilar radicand. Another example, square root of 5, square root of 6. So, makikita natin pareha sila ng index. Pero, makikita natin dito, magkaiba po sila ng radicand. The index are the same. Ano po yung index nila? Square root. Yan, square root yan. But, the radicand are different. Ano po ang ating radicand? 5 at saka 6. So, sila po ay dissimilar radicals. So, hindi po yan, kailangan nating ma-identify yan kasi napaka-importante yan sa ating susunod na video. So, punta na po tayo sa pinaka-lesson po natin. Ito po yung addition and subtraction of radicals. In adding or subtracting radicals, you can only add or subtract similar radicals. So, inuulit ko po, makapag-add or mag-subtract lang tayo kung sila ay similar radicals. Paano tayo mag-add or mag-subtract ng similar radicals? To add or subtract similar radicals, add or subtract only the coefficient. So, ina-add lang natin or sinusubtract kung sila ay ina-add lang natin or sinusubtract ang coefficient kung sila ay similar radical. And copy the radicand. Okay? So, ikinokopya lang po natin yung radicand. Hindi po natin ina-add yung number sa loob ng radicals or ito po yung radicand. Okay ha? Yan po yung tatandaan natin sa adding and subtracting radical. Makapag-add lang kapag sila ay similar radical
Ano po ang i-add natin? Yung coefficient. At kinokopya lang natin yung radicand or yung index number. So, yung makikita po natin ay isang table kung saan may factors of a number and a perfect square from 2 squared to 15 squared. So, ito po, makikita po natin, ito yung mga perfect square, 4, 9, 25 hanggang square root of 25. Example, square root of 36, ang sagot ay 6, ang square root ng 121 ay 11. So, ano po yung sumunod? So, makikita po natin, ito yung product. Kunyari, so we have 72. Okay? So, yung 72, ano po yung factor ng 72 na may perfect square? So, 36 and 2. So, ano po yung square root ng 36? Makikita natin, alam na natin, ang square root ng 36 ay 6. Another example, given tayo ng 125. Ano po yung factor na 125 na may perfect square? 25 and 5. So, 5 times 25 is 125. So, ano po ang square root ng 25? So, ang square root ng 25 ay 5. Yan po ay magagamit po natin kapag tayo ay magsisimplify ng radical. So, nagawa po natin yan ay hanggang 13. Hindi po included na yung 9 at saka hindi na po included yung 4 kasi sila po ay perfect square. Okay? So, next na table naman po natin. So, yung next table naman natin is a factor of a number and a perfect cube from 2 cube to 15 cube. Hindi included po yung table ng 8 kasi ito po ay perfect cube na. So, example po, cube root ng 8. Ano po yung cube root ng 8? So, that is 2. Another example, cube root of 216. Okay? So, ang cube root ng 216 ay 6. Ito po, cube root ng 343. Okay? Pumipiyak pa si Sir, 7. So, yan po yung mga example. Cube root of 1,000. Ito po yung gamitin. So, ano po ang sagot? So, that is 10. So, ito po yung table niya. So, makikita natin from 16 to 5,448. Ito po yung 222. So, example po natin ay 128. Ano po yung factor ng 128? Kung pinag-usapan po natin ay cube root. So, ang factor ng 128 ay 64 and 2. Ano po ang cube root ng 64? Tingin lang po tayo doon. Ang cube root ng 64 ay 4. Okay? So, another example. Tingin tayo. Ito naman yung lagi minsan nagagamit. Factor ng 625. So, anong factor po ng 625 na may perfect cube? 125 at saka 5. Ano po ang cube root ng 125? So, ang cube root ng 125 ay 5. At ito po, kunyari, 135. Ano po yung factor ng 135? So, that is 27 times 5. At ang cube root ng 27 ay 3. So, yun po lang yung pwede natin gamitin dyan. Guide lang po yan. Para at least, kung hindi po natin sa ulo yung mga perfect cube, ay makukuha po natin agad yung factors nila at makukuha natin ang perfect cube. Ang ginawa po natin ay hanggang 11 lang po. Yung 30,184, ang laki na yan. So, ang factor ng perfect cube niyan ay 2,744 at saka 11. Ano ang cube root ng 2,744? So, that is 14. So, makikita po natin yan doon sa mga table na gagawin po natin. So, ito, kung ano yung mga gamitin natin, yan po ay magiging guide. Kung ayaw nyo naman pong gamitin, wala naman pong problema yan. Okay, balik po tayo doon sa basic natin. So, ang susunod po natin video ay mag-a-add na tayo at mag-susubtract ng radicals. So, continue natin yung lesson natin. So, yung pinaka-lesson natin is adding and subtracting of radical.
Okay, recall natin. Pwede lang tayong mag-add ng radical kung sila ay similar. Radical, similar, ibig sabihin parehas ng radicand at parehas ng index. So, our example number 1 is 4 square root of 2 plus square root of 2 minus 2 square root of 2. So, paano natin gagawin dyan? Ang gagawin natin dyan is add or subtract the numerical coefficient. So, ano po yung numerical coefficient natin dito? 4 square root of 2, ang numerical coefficient niyan ay 1. And the third term is negative 2. Times the square root of 2. Ibig sabihin, ang ating index at saka radical ay square root of 2. Okay, so combine po natin yan. Tatandaan po natin, itong ating radical hindi ina-add yan. Ang ina-add lang is yung coefficient. Okay, add natin to. 4 plus 1, 5 minus 2 equals 3 times the square root of 2. Ito yung sagot natin sa example number 1. Okay? Example number 2 is 5 square root of 4 minus 2 square root of 4. Okay, parehas uli ang gagawin natin. I-add natin or isusubtract ang numerical coefficient. Nandun po ang numerical coefficient natin is 5 and negative 2. Sulat natin yan, 5 minus 2 times the square root of 4. Okay? So, si-simplify natin. So, 5 minus 2 equals 3. At yung 4 is a perfect square. So, kunin natin yung square root ng 4. Ang square root ng 4 ay 2. Kaya lang, ang mangyayari dito, dahil ito ay sinimplify natin, imumultiply natin ang numerical coefficient doon sa sinimplify natin na square root of 4, which is 2. Okay? Square root of 4 is 2. Then, yung 5 minus 2 natin, ay yun yun, 3. Then, 3 times 2 equal siya sa 6. Example number 3. So, given tayo ng 3 square root of 3 plus 5 square root of 3 minus 2 square root of 5. So, mapapansin natin na itong 3 square root of 3 at saka 5 square root of 3 ay similar radical yan. Similar yan. At yung negative 2 square root of 5, hindi sila similar. So, ang gagawin lang natin, i-add or isusubtract lang natin ang similar radical. So, ano yung similar? So, we have 3 plus 5 times square root of 3 minus 2 square root of 5. Okay? Hindi natin sinama ang negative 2 doon sa 3 at saka 5 kasi itong square root of 5 ay dissimilar sa square root of 3. Okay? Nakuha po natin. So, combine natin to. Simplify natin. 3 plus 5, we have 8 square root of 3. Bring down or copy lang natin yung dissimilar, which is negative 2 square root of 5. Okay? So, nakuha po natin ang example number 3. Okay, number 4. 2 times square root of 50 plus square root of 8 minus 3 square root of 2. So, makikita natin sa unang tinginan, hindi sila similar radical. Okay? So, ang gagawin natin, yung 50 and 8, makukuha natin yung factor niyan. So, kung magagamit natin yung ating suggested table of square, so, merong factor yung 50 na may perfect square. Okay? So, yung 50 ay parehas lang po ng 25 times 2. Okay? Isang perfect square. Okay? Na may factor doon sa 50. Paano kaya yung 8? Ang 8 ay may factor na 4 times 2. Okay? Then, kopya lang po natin ang negative 3 times square root of 2. Simplify po natin. So, ating pagka-simplify, so, yung na-simplify po natin, imumultiply natin sa coefficient po natin. So, ano ang square root ng 25? 5. Times, doon sa numerical coefficient natin na 2,
Ang square root of 2 is not a perfect square, kaya copyin lang po natin yan. Then, square root of 4 equals siya sa 2. Automatic na may 1 po dito, kaya 1 times 2 is also equal sa 2. Yung 2 is not a perfect square, kaya copyin lang po uli natin yan. And, bring down negative 3 times square root of 2. Okay, simplify po natin. 2 times pi equals siya sa 10. Bring down yung 2. Ang numerical coefficient ng 2 square root of 2 is 2. Coefficient ng negative 3 square root of 2 is negative 3. Times square root of 2. So ngayon, pare-parehas na silang similar radical. Okay, kaya natin siyang ginurup. So 10 plus 2. 12 minus 3 equals sa 9 times square root of 2. Ito po yung number 4. Nag-simplify tayo, then nag-add tayo ng ating coin. Example number 5. So, 2x times the cube root of 24x plus 5 times the cube root of 81x to the 4. So, mapapansin natin, ito ay sinamahan na ng letter. Pero kung nagawa natin dati noon, mga previous lesson natin, nakapag-simplify na tayo ng may kasamang numerical coefficient at saka literal coefficient. Okay, parehas lang din to ng number 4. So, isi-simplify natin ang 24x kung saan hanap tayo na merong factor ang 24 na may perfect cube. Okay, so, copyin lang natin. 2x times the cube root of 24x. Ano pa ang factor ng 24 na mayroong perfect cube? Yan ay 8 times 3x. Okay? So, sinama na natin yon. Yung x is not a perfect cube. Plus, 5 times the cube root of 81. Ano ang perfect cube? May factor ng mayroong perfect cube ang 81. Yan ay 27 and 3. Okay? Ang x to the 4, may factor na x cube times x. Okay? So, ang x to the 4 ay x cube times x. So, nakuha po natin. So, si-simplify na po natin. Yung pagka-simplify natin ay i-multiply natin sa numerical or sa ating coefficient sa labas ng radical. So, 2x times the cube root of 8 equals sa 2. Times the cube root of 3x. Okay? Nakuha po, yung 3x is not a perfect cube. Plus, pi. So, ang cube root ng 27x cube, kung gagamitin natin yung table, so that is equal siya sa 3. And cube root of x cube is x. Copyin lang yung natin yung natira, which is cube root of 3x. Okay? So, similar na. So, si-simplify natin and i-combine. So, 2x times 2 equals sa 4x. Plus, 5 times 3x equal po siya sa 15x. Times the cube root of 3x. Kaya natin ganyan ito kasi pwede po nating i-combine. So, 4x plus 15x equals sa 19x times the cube root of 3x. So, ito po yung ating final answer for example number 5. So, yung learning task 1A natin is make each pair of radicals similar. So, given po tayo ng square root of 3 and square root of 27. And the other one is cube root of 2 and cube root of 54. So, number 1. So, may hint na tayo. Square root of 3. So, dapat, pag sinimplify natin ng 27, meron siyang square root of 3. So, ano ang 27? So, kung titingnan natin yung table, makikita natin ang 27 ay may factor na 9 times 3. Okay? Then, ang square root ng 9 ay equal sa 3.
Then, yung 3 is not a perfect square, kaya nasa loob na siya. At ito ngayon, square root of 3, bababa natin. Kaya ngayon, pares na sila. Square root of 3 and 3 square root of 3, sila ngayon ay similar radical. Number 2, cube root of 2 at saka cube root of 54. So, it means meron tayong 2 or cube root of 2. 54. So, makikita natin agad yan sa table of cube. So, ang 54 ay may factor na 27 times 2. At ano ang cube root ng 27? So, ang cube root ng 27 ay 3. Natira ang 2 sa loob, which is cube root of 2. So, baba lang natin yung isang pair niya. So, we have cube root of 2. So, magkapares na po ngayon, cube root of 2 at saka 3 times the cube root of 2. So, ganyan lang po yung gagawin natin para kumuha ng pair. Okay? So, after natin makuha yung pair ng similar radical sa 1 and 2, itutuloy na rin natin yung task 1B natin, which is the sum of the pair of radical. And number 2 is subtract the first radical from the second radical. So, yan po yung task sa learning task 1. Okay, yung number 1B, which is the sum, i-add lang po natin. Dahil similar radical na. Ang coefficient nito ay 1. At ang coefficient nito, yung 3 square root of 3 is 3. Then, kopya lang ang radical. Then, 1 plus 3 equals 4 square root of 3. Okay? Ayan po sa learning task 1B. How about yung number 2? So, ano ang ating coefficients? Parehas lang din. So, we have 1 plus 3 times the cube root of 2. So, 1 plus 3 equals 4 times cube root of 2. So, ganyan po yung gagawin natin sa learning task 1B, yung sum. Okay? How about yung learning task 1 learning task 2 learning task 1B number 2. Subtract the first radical from the second radical. So ibig sabihin kapag may word na from, eto ngayon yung mauuna. So given tayo, pagbabalik na rin lang natin. So that is 3 minus 1. Again, subtract the first radical from the second radical. Kaya ito, 3 square root of 3 minus square root of 3. Then, sulat lang ang square root of 3. Then, 3 minus 1 equal 2 square root of 3. How about sa number 2? Subtract the first radical from the second radical. Ang second radical natin ang mauuna. So, magiging 3 yung coefficient minus 1 times the cube root of 2. And 3 minus 1 equals 2 times the cube root of 2. Ganyan po yung gagawin po natin sa learning task 1B number 2. Okay? Learning task 2, learning task 1B letter B. Okay po? Number 3. So, fifth root of 5 and fifth root of 160. So, yung 160, kukunin natin yung factorization niya. So, ang 160 ay may 10 times 16. Okay? At ang 16 ay may 4 times 4. At ang 4 ay may 2 times 2. At ang 10 ay may factor na 5 times 2. So, bibilangin natin yung 2. 1, 2, 3, 4, 5. So, makikita natin dito, fifth root of 5.
Okay, yan yung isang pares niya. At yung pangalawa, yung 160, ay may prime factorization na fifth root of 5, 2 raised to the fifth power times 5. At ang fifth root of 2 raised to the fifth power is 2. Then, yung 5 is not perfect fifth power. Okay, so makukuha natin, kopya lang natin yan. So, that is 5. At ito, bring down lang, which is fifth root of 5. So, ngayon, sila ngayon ay magka-pair or similar radical. Okay, kung kukunin natin yung sum. So, sum natin. So, lipat tayo sa kabila. So, ang numerical coefficient nito ay 1. Ito ay 2. Okay? 1 plus 2 times the fifth root of 5. So, 1 plus 2 equals 3 times the fifth root of 5. So, ito po yung sagot natin sa sum. Kung ang gagawin po naman natin ay subtract the first radical from the second radical, so, babaliktarin lang natin. So, magiging 2 minus 1 times the fifth root of 5. Ang sagot natin ay fifth root of 5. Kasi hindi na po natin ilalagay yung 1 na coefficient. Okay, understood po na may 1 na po yun doon. Ito yung sa subtract. Ito naman yung sa sum. Okay? So, huwag po tayong mali dito. Next, dito naman sa number 4. 4th root of 48 at 4th root of 243. May kita natin, isi-simplify natin yan. So, ang 48 ay may factor na, ano siya? 6 times 8. Okay, objective natin ay magkaroon ng 4th power. Ang 6 ay 3 times 2. Ang 8 ay 4 times 2 at isa pang 2 times 2. Ilang 2 yan? 1, 2, 3, 4. So, nakakuha na tayo ng 4th root of 48 ay equal sa 2 raised to the 4th power, which is 16 times 3. Okay. So, yung kabila naman, 243. So, divisible by 3. Okay? So, 243 divided by 3 or divisible pa rin yan sa 9. Kasi 2 plus 4 plus 3 is 9. So, divide natin sa 9 ang 243. So, given tayo ng 81 times 3. Okay? So, kung i-ano natin, pa-factor natin yan, 81 times 3. Ano ang factor ng 81? 9 times 9. Okay? At ang 9 ay may 3 times 3. So, ilang 3 po tayo meron sa 243? So, meron tayo 4th root of 3 raised to the 4th power times 3. Kasi kailangan natin equal yung exponent at index. Okay, so nag-gets po natin. Then, sinimplify na po natin ang 4th root of 2 to the 4 equals sa 2. Iwan yung 3 sa loob. And yung second radical natin, the 4th root of 3 raised to the 4 equal naman siya sa 3 times 4th root of 3. So, makikita po natin ngayon, similar radical na sila. Ngayon, ito yung sagot natin sa 1A. Okay? Ano naman po yung addition? Okay, add lang natin ang coefficient. So, meron tayong 2 plus 3 times the 4th root of 3. Okay? So, makikita po natin yan dyan. So, burahin na po natin to. So, 2 plus 3 equals 5 times the 4th root of 3. So, yun po yung nakuha natin sa sum. Okay? Sum po yan, ha? At ang difference, subtract the first radical from the second radical, pagbabalik na rin lang natin. So, yung 2 plus 3 magiging
3 minus 2 times the fourth root of 3 equals 1 fourth root of 3, or tatanggalin na lang natin yung 1 kasi automatic na may 1 na po yan. So the answer is fourth root of 3 yung sagot sa subtraction. Okay, ito po ay pang subtraction. Ito po ay yung sa addition. Okay, addition po yan. Ito naman po ay sa subtraction. So ganyan po yung gagawin sa learning task 1A. Ito yung 1A. At yung task 1B, which is this is A, and the other one is the difference. Okay po? So yung learning task 2B natin, letter A, is sasagutin lang natin doon based doon paano natin mag-add or mag-subtract ng radical, mag-multiply at mag-divide ng radical. So balikan po natin yung ating video or tingnan lang po natin yung ating module. Okay. So ngayon, sa learning task 2B is perform the indicated operation. So addition muna to. Mamaya is yung multiplication and division. So tatlo na lang yung aking kinuha. Ito naman ay parallel dun sa ating module. So, negative 5 square root of 14 plus 3 square root of 14. Again, pagsamahin natin or ina-add lang or sinusubtract yung coefficient. Ano ang coefficient po natin dito? Negative 5 and 3. Positive 3. Okay? Cube root of 14. So, negative 5 plus 3, magkaiba. So, pag ma-minusin natin siya, so 5 minus is 5 minus 3 equals sa 2. Kaya lang, mas mataas ang positive equivalence ng negative 5. Kaya ito yung susundin natin. That is negative 2 times the square root of 14. So, ito po yung sagot natin sa number 1. Ang 14 ay may factor ng 72. Hindi siya perfect square. How about number 2? Okay, yung number 2 po natin, 8. Kung titingnan agad natin yung table, meron ng kapartner yan. So, susulat muna natin yan dito. Ano yung coefficient? So, we have negative 2, negative 2, negative 2. Or, negative 2 minus 2 minus 2. Okay, yung 8 natin ay may factor na 4 times 2. Okay? At ano po ang square root ng 4? So that is 2 times square root of 2. So ilalagay po natin dito 2 times square root of 2. Saan ang galing po yun? Sinimplify natin ang square root of 8, which is 2 times square root of 2. Ano yung sum ng negative 2, negative 2, negative 2? That is equal sa negative 6 times 2 times square root of 2. Okay? Kasi yung coefficient po na simplify natin ay i-multiply po natin. Kaya 2 times negative 6 is negative 12 times square root of 2. So, ito naman po yung sagot natin sa number 2. Yan ay parallel dun po sa module negative square root of 27. Okay, question number 3. Ito na po yan. 4 times the 6 root of 3, 2 times the 4th root of 32 plus 3 times the 4th root of 32 and negative 3 times the 6 root of 192. So, ang gagawin po natin ay isisimplify po natin ang 32 at saka 192. Okay, yung 32 muna. So, ang 32 ay may factor na 8 times 4. At ang 8 ay may factor na 4 times 2. So, factor ulit natin ang 4, which is 2 times 2, 2 times 2. Kaya ang 32 ay may equal siya sa 2 raised to the 5th power. Okay? Dahil 4th root po ito, gagawin natin siyang 2 raised to the 4 times 2. Okay? Ito po yun. So, 32, fourth root of 32 is equal sa fourth root of
2 raised to the fifth or 2 raised to the 4 times 2. Okay? Nakuha po natin. Ang 2 raised to the 4 ay equal siya sa 2. So, 2 raised to the 4th root of 2. Yun po yun. Okay? Lagay natin yan dyan. So, pagsamahin natin yung 2 at saka 3. 2 plus 3 times the 4th root of 32. Na ang 32 ay may factor na 2 raised to the 4 times 2. At ang 4th root of 2 to the 4 ay equal siya sa 2. Okay? Times 4th root of 2. Then, 2 plus 3 equals sa 5. Times the 2 times the 4th root of 2. How about yung 192? Ang 192 ay may factor na 3 times 64. At ang 64 ay may factor na 8 times 8. At ang 8 times 8 ay 4 times 2. 4 times 2. At ang 4 ay may 2 times 2. So, 2 times 2. Kaya ang 192 ay equal siya sa 2 raised to the 6 times 3. Okay, lagay po natin yan. Negative 3 times the 6th root of 2 raised to the 6 times 2. Times 3. Okay, so ang 192 po ay 2 raised to the 6 times 3. So, ano ang 6th root ng 2 raised to the 6? So, that is equal sa 2. Kaya, mumultiply natin siya sa coefficient na negative 3 times 2. Times the 6th root of 3. Okay. So, ngayon, imumultiply natin ang negative 3 times 2 equal siya sa negative 6 times the 6th root of 3. So, baba po natin yung nasa unahan. Ano po yung nasa unahan? Ito po yon, which is 4 times the 6th root of 3. Plus, okay, combine na po natin yung may similar, which is 6th root of 3, 6th root of 3. So, lagay po natin ang coefficient, which is 4 minus 6 times the 6th root of 3. Plus, 5 times 2 equals 10 times the 4th root of 2. Okay. So, pwede pa natin i-simplify ito. 4 minus 6 equals negative 2 times 6th root of 3. Kopya lang po natin to. That is 10 times the 4th root of 2. Hindi naman po sila pwedeng pagsamahin dahil sila ay dissimilar. So, ito na po yung sagot natin, which is equal to negative 2 times the 6th root of 3 plus 10 times the 4th root of 2. Ito po yung naging solution natin. Okay? So, sana po ay naintindihan po natin yung pag-a-add ng radicals, pag-a-add at subtract ng radicals kung sila ay similar terms. Okay? Kung hindi sila similar terms, kokopyahin lang po natin. Sana po ay naintindihan nyo yung aming video pong ito. Huwag po kayong makakalimot na mag-subscribe ang hindi pa nakakapag-subscribe at i-click at i-like ang aming video. Keep safe and God bless po.